Dahil napakaraming bunga na ring bignay at kokonti rin lang naman ang kaya kong kainin at marami na rin akong nagawang jam, kaya naman naisipan ko na lang na gawin itong wine kagaya ng ginawa ko sa duha. Sa pagkuha nga pala namin na rin, pinipili namin yung kulay black dahil yun yung hinog na, at kapag hinog na ay matamis na ang lasa at yun ang mas masarap nga daw na gawing wine. Habang namimitas nga kami dyan, panay na rin talaga ang kain namin. Ngayon nga lang din nakatikim ng bignay at mga kasama ko. Bibihira na rin kasi ngayon ang mga ganitong prutas. Mayroon pa ngang mas maliit dito na tinatawag namin na kimiam, pero wala na talaga sigurong puno na ganun sa ngayon. Mas masarap kasi yun kaysa dito sa bignay. May napasama nga lang na hilaw sa pagpitas namin kaya tinatanggal ko na lang. Tatlong beses ko nga pala itong hinugasan at hindi rin naman na rin ganun kadumi kasi pinitas naman namin ari mismo. May kulay pula rin na napasama pero okay lang yan dahil mas marami pa rin naman yung black na talagang hinog na. At sa paggawa ko naman ito, nilamas ko na muna para mas lumabas yung katas niya, saka ko papakuluan. Bali kalahating kilo nga pala aring bignay na gagawin ko at yung tubig na ginamit ko ay isa at kalahati sa 1.5 liter na tubig. Papakuluin ko muna ito tapos asalain at tatanggalin ko na yung mga sapat. At kapag natanggal ko na, initin ko lang ulit at lalagyan ko na ng asukal. Kalahating asukal naman ang inilagay ko. Naghiwalay na nga rin pala ako dyan ng kaunti sa tasa para tunawin ko naman yung yeast. Kalahating kutsarang yeast ang ginamit ko. Bali kalahating kilo ng bignay, kalahating kilo ng asukal ang ginamit ko at kalahating kutsarang yeast ang inilagay ko at isa at kalahating 1.5 liter na tubig. Pagkatapos ko itong pakuluan ay palalamigin ko lamang at habang pinapalamig ko ay ginawa ko naman itong airlock para kasing mas maganda to. Kasi sa mga napapanood ko sa iba ay pwede din aring DIY airlock o kaya gumamit ng lobo. At akala ko nga ay madali lang gawin pero hindi ko pa rin talaga ma-perfect. Kaya naman ginawa ko na talaga lahat ng best ko para makagawa ng airlock kasi kung hindi maganda yung pagkakagawa ko baka masira at masayang lang tong wine na gagawin ko. Ganun nga pala kadaming wine ang nagawa ko at hindi pa nga umabot ng 2 bote. Ito nga palang airlock na ginagawa ko ginaya ko rin lang yung mga napapanood ko. Maraming paraan pa nga sa paggawa ng airlock at akala ko nga ay ito na yung pinakamadaling gawin pero hindi talaga ako expert sa paggawa na rin. Ito pa naman yung iniingatan ko talaga na dapat maayos ang pagkakatake pero hindi ko talaga magawa. Nung una hinayaan ko muna itong ginawa ko tapos binantayan ko talaga kung anong mangyayari pero mga ilang minuto nga parang tumataas yung mga tira-tira niyang sapal at sobrang bula niya talaga. Kaya ang ginawa ko na nga lamang ulit ay tulad ng isa kong ginawa na panakip na bulak kasi okay naman siya dun sa una kong ginawa. Bali sinala ko muna nga ulit gamit ang puting tela para matanggal pa yung ibang mga tira-tira ng mga fiber. Nilagyan ko din ito ng label para hindi ko makalimutan kung kailan ko to ginawa. Tapos katabi ng duhat wine ko to ilalagay. Bali 1 month na nga pala yung duhat wine ko at pwede na talaga tong ma-harvest. Naamoy ko na nga yung aroma ng alcohol niya pero naghahanap lang talaga ako ng perfect time at iha-harvest ko na rin to. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!